Kaya mapapansin mo, yung damo niya pag lumabas, hindi magtatagal, may kasunod din ulan yun. Oo. Kaya yun yun, kapag nanariwa na yung mga dahon, pati na rin yung mga kalamansi, eh talagang hahantingin lahat ng mga insekto yun. Halimbawa, ikaw lang yung nagsabog ng ganon, ikaw lang may gulay. Kaya asahan na po ninyo, dadagsain ka nun, basta sinabugan mo siya ng urea. Ngayon, para huwag naman masira, itatabi mo ngayon ng pesticide. Gagastos ka. Mapapagod ka. Kaya kung may isa magtataka ka, bakit nung hindi mo inaabonohan, wala naman itong mga insekto na ito na sa halaman mo. Eh nung inabonohan mo naman siya, isang katutak naman ng insekto ang dumating. Oo, oh, nandiyan na si paro-paro. Oo. Nandiyan na si putakte, nandiyan na rin si kuwan, si yung dilaw na si pagong-pagungan. Oh, yan. Tita. Good morning po sa inyo mga TV at welcome po kayo sa aking YouTube channel. At meron po tayo ngayong bisita. Ito, kapitbahay po natin. Ayan, si Kuya. Doon sa sa kuwan. Bagong silang, ano? Oho, yan. Tsaka si ate. Eh, matagal-tagal pala ito, nakakapanood na po ng ate pong vlog. Gusto po nilang subukan po yung organic fertilizer na ating binabalita sa ate pong mga kababayan. At nakakatawa dahil una-una noong palang kuwam na yun, matagal na kayo nakakapanood, ano? Mga ilang taon na halos. Nung nagkalamansi. Siyam na buwan palang. Siyam na buwan na nakatutok. Ayun. Pero nine months pa lang po yung kalamansi. Ano pa ba yung tinanim ninyo? Small or medium? One stick. One stick. One stick lang. Ako, medyo matatagal. Hindi, may matatayog na raw. May matatayog na. Meron na halos kapalteko yun. Kaya lang payat. Wala pang gano'n sa nga. Hindi gano'n. Pero kung titinan mo, kulang pa sa kawan siya. Katulad nung iba na makikita mo talaga. Straight na straight. Pero sanga na rin siya. Yung iba nga, nakabagsak na sa lupang gano'n yung sanga sa ilalim. Nakabagsak na sa lupa. Kung may bunga siya, nakababa na sa lupa. Oo. Bali, yung kuwan sa inyo, isa 9 months, eh, pwede na pamungahin nyo kung gaya nga po mataas na po sa inyo yung kalamansi. Opo, pwede na po yun. Oo. Ah, kasi kung matataas na po sa inyo, eh, kung makikita nyo po sa video natin, hanggang bewang lang, nagbubungad eh. Ay, oo nga, ating kalamansi. Isang taong edad. Yan, ganyan. Nagbubunga na siya. Isang taong pa lang, pinamuha ko na, ba, naka-quarant? Hindi na po namin sinusunod po yung payo ng iba na tatlong taon at saka pamumungahin. Oo. Tsaka una-una, ubus na po yung puhunan nyo doon. Lahat ng pera ninyo, nailuwaan nyo na. Maraming nga pumapunta rito na nabibigtima ng maling payo. Oo. Na 3 years. Kailangan daw eh, 3 taon yung kalamansi bago pa mo nga eh. Kakuha ko utang mo na nung dapi-dapi ito. At saka hindi. Mula po doon sa pagkatanim, magtatanggal na kayo ng bunga at saka ng bulaklak. Eh, gano'ng katrabaho yun? Kada bulaklak, kada bunga, tanggal ng tanggal. Ito naman, nahatulan pala siya ng ganun din. Oo, tinamuha. Magkakaisa rin ako talaga niya. Ayaw niya kasi nga po napapanood kayo. Opo. Magtahin natin ng ganun sa dami ng tanim mo na, hindi ka tagal. Eh, hamawa, 1,000 yung tanim ninyo. Eh, wala ka nang ginawa kundi magtanggal ng bunga. Oo. Eh, tsaka hindi. Ang nakakatuwa doon, yung mga nagbubulaklak, continuous ang bulaklak, pati pagbubunga. Yung iba, tanggal lang tanggal. Iba naman, gusto magpabulaklak, ayaw mamulaklak ng kalamansi. Ano kaya, pagpalitin kaya natin yung mga nagtatanggal yan, no? Yung isa, gusto mamulaklak. Isa naman, ayaw lang bulaklak. Kaya hindi, huwag natin susundin yung mali. Kailangan sa tama tayo susunod. Eh, isipin ninyo. Sabi yung isa, sabi, yung tanggalin. Sabi naman ni Idol. Patuloy natin kasi yan, pakikinabangan naman natin. Ah, totoo po yun. Pag may bulak niya kayo ng pitas, pitasin natin. Huwag nyo lang tutukulin sa puno. Kung marami, pwede mo. Pwede na kuhanin, mo na. Kagaya po, kahapon, kumain ako po. Pumitas ako ng 2 pirasong kalamansi doon sa tanim niya. Oh, tinan mo nga. Maganda po yun yung nakinabang. Tinatanggal mo yun. Mahinig ka pa sa kapitbahay. Tsaka una-una,
bakit mo naman siya tatanggalin? Eh may katulong ka naman tagatanggal dyan. Yung insekto, tsaka yung putakte. Okay, kasi kahit man namuti sa bulaklak ang kalamansi, eh, lalo dyan may bata na malalaglag din naman yan. Yung kaya niyang dalhin ay tutuloy. Bago kasi ako nandiyo dito, meron akong pamangkin dito. Uh-huh. Merong gravel and sand dito sa dike. Ay, baka yun nandito sa Mekong dito. Yung kapatid niyong Pahardo yung... Papa, tatayo ako, tatay. Lahi na Pahardo, bayoko yun. Ngayon nakita ko yung pamangkin ko, nag-aalaga, ating kalamansing ganyan doon. Tinanong ko nga yung ganyan-ganyan na gano'n. Nako, eka, amain na eka sa akin. Ganun din yun, eka. Na hindi ka pinagtutuloy kay Bunga. Oo, tinatanggal din. Totoo yun. Hindi, talaga ekang yung laglagay ka, hindi may iwasan yung may malalaglag. Oo, kung kasama talaga yun. Kaya nga siya na mismo maglalaglag, hindi niya kaya. Siya naglagay ng bunga na yun. May mga bunga na rin yung akin, kaya lang, hindi ko masyadong kuha kasi, gusto nga ang bala kong sinasabi niya baka raw na mama. Sabi, pero ini-spray ko pa rin siya. Na-spray po siya. Ini-spray ko rin. Ay, akita niyo po yung pula po na yan. Maraming buko yan. Maraming bunga. Pero bakit kaya niyang dalhin? Ay, kasi kahit bata yan, magbabawas at magbabawas siya. Yun. Diba? Halimbawa, kumpul-kumpul lang po yung buko niya, tsaka yung bulaklak. Akala nung iba, pagka yun eka, nagtuloy lahat, ay, malulumpoy ka lamang siya mo. Ayun akala ninyo. Pero ang totoosin, yun, malalaglag yun. Nakakita mo, matitira doon. 5, 4, 3. Yun, pag tinanggal mo siya, di time consuming lang ginawa mo. Di ba ba? Pinahirapan lang natin. Pagkatapos, yung bungang nasa ibabaw na yun, yun ngayon ang magkocontrol para ang kalamansi mo hindi tumayog. Kasi may sunong-sunong siyang bunga eh. Pag ang kalamansi kasi may sunong-sunong ang bunga, makakita po ninyo, hindi siya tumatangkad. Control ng pag-uusbong niya. Oo, control ng pag-uusbong niya. Ay, mamaya na. Doon ka sa kawan. Doon sa bahay. Okay. Kaya yun yung kuha natin. Kaya yung tinuturo ng iba, tanggalin mo yung kay bulaklak, tsaka yung bunga, makokotsok, magiging bonsai. Ayan, unang nabiktima nga niya, si tatay. Oh, yun naman ang ayaw namin na mangyari doon sa mga viewers natin, sa mga subscriber. Unang-una, time-consuming, trabaho pa noong mga magkakalamansi. Eh. 1,000 puno yung tanim mo. Tsatsagain mo bang ganun, aalisin mo yun? Kada patubig mo, tanggal ka ng tanggal. Ayoko, ayaw mo mabalay, yung upo mo. Hindi gagastos ka na naman. Kaya nga, ilang tao ang uubo sa komunador? Eh, pagkaraan mo, halimbawa, tinanggal naman ng bunga, ng bulaklak. Parang kalahin isang buwan, bubulaklak na naman yun. Eh, meron sumagot sa atin na isang kawan. Eh, kanya-kanya eh, kang diskarte yun. Eh, tama nga. Eh, tinuturo natin diskarte yung madali, yung practical, hindi yung matrabaho na kagaya ng tinuturo ng iba. Ngayon, nasa sa inyo naman yun. Sabi nga naman namin, doon sa vlog, makikita po ninyo yung aming pagtuturo. Tanggapin ninyo, hindi nyo tanggapin yun. Wala sa aming mawawala. Pero ang inaalis lang namin yung ating mga ka-farmers sa matinding trabaho. Eh, pero mong kada bulaklak, kada patubig, pansinin ninyo, ang kalamansi, basta tinubigan mo, magbubulaklak at magbubulaklak yan. Eh, halimbawa, itinanim ninyo, mula doon sa 1 taon, tatanggalin natin yung bunga at bulaklak. Eh, palagay nyo, kuya, may magagawa pa kaya kayo, no? Eh, baka hindi mo pa humayari pagtatanggal na gano'n. Kaya nga, may sunod na uli. Kaya kung totoo siya, trabaho. Pagkayari niya magtanggal, mabulaklak lang yung unang itatanggalin niya. Yun, dahil yung tinubigan mo uli. Nakakalis ka, makakalis ka pa bro. Tsaka hindi, ang kailangan natin yung bunga. Tsaka, yun ang dapat. Kailangan natin yun, maagang makinabang. Hindi yung paabuti mo pa ng 3 taon. Magasto. Isipin mo lahat ng uhuyong. Kaya kung wala kang tanim na kagaya ng mais na ito, ay salamat kay Kuya. Nag-deliver po siya ng mais. Galing pa po sa Bagong Silang. Eh, wala ka pang aanihin doon sa kalamansi mo kung yun ang hihintay mo. Kawawa naman yung magtatrabaho kung yun ay namumorsyento. Ano po porsyentuhan niya kung gano'n wala siyang makukuhang bunga? Ang mangyayari doon, sa 3 years siya papasok, magkakaroon ng porsyento dahil doon mo lang siya pamumungahin. Yun yung aming kinukuha, yung binabali namin yung ganun paniniwala. Meron niya yung nag-comment siya yung isang subscriber mo tika kaysa, yung si Honorio. Ah, oo, si Tirona. Ako ikaw, hindi ako nagtanggal ng bunga. 3 taon, edad ng kalamansi ko, bumalik na ikaw sa akin yung ginastos ko. Nakikita na ikaw ako. Eh ngayon, kung pala ikaw ako magpapabunga, sapak na ikaw ako sa utang. Oo, totoo po yun. Kung pala ikaw ako magumpisa. Ayun, nag-comment siya.
Kasi napag-kuanan nga namin yung tungkol sa maagong pagkakuha. Kasi binabasa ko ng mga marunong, siyempre, lalo na yung mga may pinag-aralan na kuman nila. Siguro, nasasapawan yung kanilang turo. Kami naman na binabali namin yung gano'n. Para nasa tao naman yun, kung maniwala sila o hindi. Sinasabi naman namin, yung kaya kami sinasabi, may ebidensya kami. May video, kumpleto. Makikita naman yung kakong resulta. Doon ako sa sinasabi ninyo, naka-drawing yun. Palibasa ka ako, marunong kayo. Nasa libro lang yun. Kalista yun. Pero ako, yamin kaya ako, actual. Actual at basis doon sa karanasan, experience. Kaya ako, makikita ninyo. At saka isa pa, yung mga tinatanggal ng usbong. Ganyan pala kalang-kalaman si pinuputol ng timano yung mga sanga. Pinugupitan nila. Pinugupitan. Para bang hiniherdo na kawa. Kami kako, ang panggupit namin sa kalamansi, bunga. Ginila namin ng bunga. Hinto pag-usbong noon. Yan may bunga yung dulo. Pag lumaki yung bunga at punitas mo, magsusupa. Paano didiretso yung pagtaas na? Di ba magsusupa? Magdadalim bulaklak ulit yun. Pag pinitas mo yun, magsusupang na naman. Kaya palago siya na palago. Hindi sa tatangkad agad. Kaya ang isang dahilan kung bakit din namin sinatanggal na po yung mga usbong-usbong na yun. Yun ang panggagalingan ng bulaklak eh. Maliban na lamang kung yung one stick talagang diretso na ginagamit talaga na magpupunla. Doon kinukuha talaga yung kwan noon. Hindi nisubukan yung one stick at tanggalan na usbong. Oo. Kaya lumaki pa. Kaya niya. Isipin mong tanggal ka ng tanggal, hindi nung pala dapat tanggalin. At tinatanggal lang natin yung mahahabang tinik. Tsaka po yung mga sangang tuyo. Tsaka yung isang single. Meron isang single na kwan eh. Yung padiretso na akala mo talagang walang ka sanga-sanga. Ayaw pa, pwede mo putulin yung dulo noon. Pwede rin naman hindi putulin. Yung babahutok mo siya. Babahutok mo. Tatali. Alam mo, kung siya, malakas maaba. Lalampas doon sa dati niya sa talagang kung ano kalamas eh. Kung ayaw mong putulin, hihutok mo. Huwag ayaw mabali. Pag hihutok mo, nakagano siya. Magsusupang dito yun eh. Oo. Sa kasi pag obligado siya magsupang dahil mabibilad siya. Pag nabilad siya, obligado maglabas ng sopa. Magtatakip siya ng dahon. Para matakpan yung katawan niya. May kasama na siya ngayon bulaklak. Hindi, yung dulo niya, tuloy pa mamunga, magbubunga pa yung sopang dito sa... Kaya palago siya ng palago. Ang ginawa ko pa, yung tinalihan ko pa siya dahil... Ayun, ako, pwede yun. Hindi mo mali. Makita mo nga, lumusot yung mga sopang, Pagkatapos yung dulo niya, mamumunga. Pagkatapos, mamumulaklak niya yung sopang na yun. Bakit hindi? Kaya yung tali ato para sa mga. Kaya nga. Tsaka kung po yun, tinan nyo ho. Kasi yung dulo na yun, pag pinutol ninyo, yung bawat usbong nung puro nakatingarok din. Hindi kagaya noong hinutok mo siya, ay meron nasa baba, ay meron namang nakadiretso. Yung iba, utos din yun. Mag-record tourist po, tatanggal din. Ngayon, gusto ba ako tanggalin? Pwede. Kaya alam, may paraan kami dyan. Para huwag nang tanggalin. Sa kubang, sa bonsai kasi, pagka naghahalaman ka, pwede yun. Bawa, gaya ng santa. Para huwag maganda ang kwan mo, puputuli mo talaga yung dulo niya. Kaya gusto mo naman, may korting aso, may korting... ang kalamansi, hindi naman kailangan natin yung ganun na kwan. Hindi naman display ang kailangan. Bunga kailangan natin, pakinaban. Kailangan natin yan. Ay, tsaka hindi naman kailangan natin yung sanga. Maraming nga sanga, wala naman bunga, wala rin. Hindi bali maganda yung maraming bunga. At medyo mabawasan ng konti yung mga dahon-dahon. Meron niya dito nun, biktima rin ng maling hatol. Tatay niya yung kalamasi, alam mo, may kalawang na kalamasi, may gitsang libong po. Ang nakukuha, pinakamarami na yung lima red ba? Sabi ko rito sa misis ko, yutang mga kanapatabaya kaputol mo. At pwede ng pataba, kawawa ka ako yung kalamasi. Tumatayo kayo alam po. Yutang niya ng pataba. Ngayon, nung nandiyan yung pataba, ayaw pasabog ng asawa. Teka na, Mateya! Ngayon, pinatawag ako. Ba't baka ako nang pasabog? Teka na, Mateya! Paano mo mamatay? Pakakanin mo nga! Sabi ko. Sige, kapag namatay, palitan mo! Sabi ko. Kaysa ka tumatayag, ano baka ka lang? Puno o bunga? Siyempre ka, bunga. Ba't baka pasabog mo? Sabi ko. Bahala nga ka kayo. Aba din ang mabuti sa bulaklak. Pinapanood natin yung ano na yun. Papi muna. Pakuha muna ba si Bempe? Nasa CR. Pakuha niya mo saglit.
Ikaw ang tinatawag eh. Eh, nag-rokas eh. Nag-record. Nakarekt eh. Nakarekt. Alay siya! Maghuhugas yun. Maghuhugas? Eh, tumahay nga. Tumahay ba? Oo. Sama sa inyo? Ay, mga tribe, pasensya na po at commercial lang murat yung anak ko eh, nagkabay, nanabish eh, kaya. Oo, hindi, nagkoko si tatay, nagkoko, ano, nagpapaliwanag eh. Ayaw magkukuha sa akin yung kanyang tutuyin. Oo, sige, sige. Ayaw, ikaw na abay. Oo, ayun, kukuha muna po tayo. Kape muna tayo, mga katribe. Talaga ilulog. Hindi, lalaki kasi ayaw niya. Ayaw niya, ayaw niya. Sa tatay niya. Mabuta po tayo doon sa kwa. Ilang puno po sa inyo? Wala ko yun. Bali 200 lang. Ilang square meters? 2,000? Hindi yun. Basta inano ko lang. Yung bang... Ah, kumbaga, dasa tinanong nyo na, dinan nyo na siya sino. 4x4? 3. Ah, 4x3. Eh, kaya nga medyo kuha. Dapat doon mga kahit 3x3. Oh, madadagdagan sana. Oh, sa bagay, okay lang naman yan dahil nagugulay kayo. Kaya lang, minsan... Sa gano'n pong malaki po yung espasyo, lumalabong ng gusto po yung kalamansi. Yeah, oo po, malaki po yung espasyo niya. Eh, yung gusto pala, 3x2.5. Opo, pwede yun. Bawa, kagaya ng ganito, pangkuha na siya. Bagay, first time nyo kasi. Hindi madudong katulaw. Oo. Nung unang magtanim ako niya, 3.5, kudrado. Oo, ngayon, nung lumaki, magpapapitas ako. Mamaya, papuntahan kayo naman yung mitas. Nakita ko maraming pitasin nasa gitna. Tara ko din ito kinukuha. Hindi namin masuti. Di maabot yung kamay. Hindi na nahihinaw. Masunod lang tanim ako, 3.5x2. Kaya naman, nakuha ko lahat. Talang naiiwan sa gitna. Kasi naipapasok mo yung hagdan. Kaya namin nire-recommend ay 4x4. 5x5 lalo na. Pagka kasi 4x4, lahat lang ang paligid na yun nung nakukuha ng mamimitas. Hindi mo nila masusuti, ang dami nila sa gitna para makuha nila sa gitna. May iwanan na yun, may inog na, sayang mo kayo mas. Kasi pagka nag-spray kasi kayo, tatamaan din yung nasa loob eh. Kaya magtutuloy yung bunga noon. Masaklap doon. Halimbawa, tumaas na, mataas na ka, palitan mo. Isang taon lang pararanin mo. Andun, ahataw ka na naman. Ba't baka doon naman yung bata na yun? Ganun. Ako tinatawa. Kaya mapapansin mo, yung damo niya pag lumabas, hindi magtatagal, may kasunod din ulan yun. Oo. Kaya yun yun, kapagka nanariwa na yung mga dahon, pati na rin yung mga kalamansi, eh talagang hahantingin lahat ng mga insekto yun. Halimbawa, ikaw lang yung nagsabog ng ganon, ikaw lang may gulay. Eh asahan na po ninyo, dadagsain ka nun, basta sinabugan mo siya ng urea. Eh, ngayon, para huwag naman masira, itatabay mo ngayon ng pesticide. Gagastos ka. Mapapagod ka. Kaya kung may isa magtataka ka, bakit nung hindi mo inaabonohan, wala naman itong mga insekto na ito na sa halaman mo. Eh, nung inabonohan mo naman siya, eh, isang katutak naman ng insekto ang dumating. Oo, nandiyan na si... Nandiyan na si paro-paro. Oo. Nandiyan na si putakte, nandiyan na rin si kuwan, si yung dilaw na si pagong-pagungan. Oo, yan. Putitap. Pero yung pataba naman na yan, yung organic naman na yan, parang ayaw naman nila nung amoy na yun. Yun ang kuha niya. Hindi nila masyadong gusto. Yun naman yung katangian. Kaya meron yung dumarating konti na kaya kukumparang baro sa mga pagkabangan. Tapos ang kumpanya, sabi nga ang basher natin, masyado raw ay ka natin binibuild up yung fertilizer, organic eh. Eh siguro, baka yung gusto niya siguro ng basher natin, yung gawang China ang i-build up natin, ano? Okay, ang gawa kung saan sa ang bansa. Eh, meron tayong sarili rito sa Pilipinas. Nga, hindi mo pwedeng itapat ng mga commercial na fertilizer natin. Sa nakita namin. Kaya nga sinasabi ko, kaya namin binibuild up, gusto namin kung paano kami nakikinabang. Makinabang din yung ating mga babae. Kamukha natin nagsisipagkalamansi. Yung experience namin, pinakikita ka ako namin, para kayo makinabang din, nakagaya na ko namin, nakikinabang kami. Hindi namin kaya kinukomersyal ito, eh kumikita kami. Oo, para makinabang din po yung makakagamit. And totoo nun, sa subscriber ko na nagsasabi, siguro kaya kumikita ka dyan, doon sa kuwan na yan.
Paano ako tayong kikita? Sinasabi natin yung address po, Mr. Marvin Soriano, ay, Barangay Kalibambangan, Kabanato City. Puntahan ninyo, dumirekta kayo doon. Dara doon kayo bumili ng abono. Ano magiging kuha namin doon? Tingnan mo kung siyang kayo meron kami roon. Oo, kaya nga. Dumiretso kayo roon. Ito kayo dumiretso doon eh. Ngayon, kung malapit naman kayo dito, kaysa dumiretso kayo roon. At saka nag-post tayo ng number ni Sir Marvin doon sa ating mga vlog. Nandun yung mga number na kung saan, direkta ninyong matatanong. Kaya nga iba-ibang mga lugar nung natawagan sa kanya, sa Bisaya, sa Mindanao. Eh, namumroblema nga siya dahil kung paano, marami nagre-request doon sa lugar na yon. Marami rin nagre-request din ng seminar. Oo. Oh, eh, dyan sa party ng Tugigaraw, eh, abot ang kuha sa kanya ng request doon sa Pataba na yun. Kasi, saka nakakita ang Pataba, na doon sa sinasabog natin, nandyan yung probiotics, nandyan yung microorganism. Oh, yung mga sikat na mga commercial ng Pataba na mga katangian ni ilagay rin ni Sir Marvin doon. Sabihin, halos lahat nandun na. Kaya lang, yung Pataba na yon hindi siya sumisira ng lupa. Hindi siya acidic. Oh, yun naman po ang hamon naman namin doon sa mga nagdudunong-dunungan doon sa kanilang mga Pataba. Eh, tapat ninyo yung Pataba ninyo doon sa organic fertilizer. Tsaka, subukan naman nila. Kung meron kayong produkto na kagaya rin niya, subukan niya kagaya yung ginagawa ni Marvin. Oh. Ginagawa ni Marvin, magsasaka ka. Pauutang sa iyo yung Pataba niya. Walang bayad yun. Ano mo, tsaka mabayaran. Pag hindi ka umano, huwag mabayaran. Oh, yun, nasa nakakita doon. Eh, sa commercial ba ang fertilizer, eh, pwede ba yun? Pwede mo ba yun? Kung wala ka pera, huwag mabili. Huwag pagka pinautang mo, may tubo yung Pataba mo. Gano'n ka siguro si Marvin doon sa kanyang ginagawa mo? Umanik at hindi ka umanik, babayaran mo yung Pataba mo? Ipauutang niya sa iyo yung Pataba niya. Pagka-umanik ka, tsaka mabayaran. Ngayon, pag hindi ka umanik, huwag nang bayaran. Gano'n siya katiwala rin sa kanyang ginawa. Kasi kung hindi siya tiwala doon, hindi niya hahamunin yung gano'n yung tao. Pagkaroon yung Patabang mumurahin, kahit mumurahin, hindi mo yung mauutang doon sa pagkaan yung bayad. Agusupply. Oo, wala ka pera, huwag ka magsabo. Pero saan garantya niya? Eh, saka naman nakakita ng gano'ng kod niya. Na biro mo, isusugal mo yung Pataba mo eh. Na hindi mo alam yung kwad niya. Eh, nakita ko na nga rin sa akin, biligyan niya ako ng isang bag. Isang abono. Pinatesting nga niya sa akin. Parang bad edge yan. Kaya huwag mo galing yan. Hindi, hindi sa kanya yan. Okay, doon po sa ating po mga kaibigan, sa mga nasa Pisay, saka sa Mindanao, naghahanap lang po na magiging ka-partner po si Sir Marvin dyan. Baka sakali, pagka merong isang magandang kausap na mga ka-partner niya, baka pwede rin gumawa doon. Bisaya, saka sa Mindanao. Kaya medyo maswerte lang itong Luzon dahil sila po yung nauna. Kaya nandito ang lahat ng production po noong ni Sir Marvin. Eh, kaya lang, medyo matagal-tagal pa yun dahil dapat malaki-laking puhunan yun. Kung talaga sa partnership yun eh. Bilhin na kailangan din para... Ayun. Naisipin po ninyo, kahit hindi halimbawa suportahan ng gobyerno yung Pataba nito ni Sir Marvin, idirekta lang po doon sa mga magsasaka. Unang-unang magagalit yan, mga agri-supply eh. Ano bakit? Eh, mababawasan na yung mga synthetic na na-order. At pati na rin yung mga herb, mga insecticides. At saka isang kapaborang pa ng magsasaka. Mm-hmm. Yung... Kung halimbawa, padaganin sa ako ng gobyerno, magbabayad ng tax. Ayun. Isang kukunin niya, kasi magsasaka. Dahil yun, yung ibabayad niya ng tax. Kaya kautas na niya rin sa alaga ng Pataba niya. Para makamura yung magsasaka. Yun doon. Tsaka isa pa, pag nasa commercialize yan, eh, hindi na po natin ganun mabibili yung Pataba. Mataas na yun. Mataas na magiging presyo. Kasi may patong na si Agri Supply, may patong na si Gandiri. Lahat ay pinatungan na. Oh, eh, sa kukunin nyo, nalito sa... Kaya nga sa Pataba. Kasi na magpapasa nun, magsasaka. Magsasaka. Pero sabi naman